Again, alam ko na hindi aksidente yung pagpunta ng bawat isa dito. Yes. Si Lord ang nag-arrange niyan. So welcome again sa ating worship service this Sunday. Again, for the sake of our brethren na deaf and mute. We appreciate, nasa yung translator niya? Yung interpreter niya? Wala pa. Pero again, I'd like to commend yung grupo ng warehouse natin na always present. Pag-alabi ng pag-alabi. That is the fruit. Yan yung fruit na sinasabi natin. Keep inviting yung mga kasama natin. I'd like also to welcome Ma'am Janelle. Welcome back to our hearts of worship. Your presence means a lot to us. Every time na may mga nakakasama tayo before na dahil sa call of duty, medyo nawawala sila. But I know in their heart, God brings them back to the house of worship. So, God bless yung mga heart na ganyan, yung mga ini-impress ni Lord. Thank you for obliging or submitting to the will of God. Gusto ko na magkaroon, i-recap yung nangyari, yung naging message natin last Sunday. So, at sobrang bitin na bitin yung naging service natin last Sunday. So, hindi na tayo nagkaroon ng recap. But I know na natumimo yun sa ating mga puso. Kaya naman tayo nandito. Sabi nga kung yung physical body natin, hindi natin makayanan na hindi kumain ng 5 beses o 6 beses sa isang araw. Feeling natin na malnourished tayo. Pag hindi tayo kumain ng breakfast, nag-berian, eat and snack, lunch, PM snack, dinner, and then evening snack. Feeling natin talong-talong, lugi-lugi tayo kahit wala tayong na-accomplish that day. Feeling natin pag may namiss tayo ng isang meal, nagiging malnourished na tayo. But how much more yung spirit natin? Paano natin i-feed yun? Once a week na nga lang, kaya dapat busugin natin ito. Another takeaway nung last Sunday is, dito ako na-strike. Nasabi, dito sa workplace natin, in any everywhere, even sa politics, kumakapit tayo sa sino yung mga influensya. Pero who is more influence, sino ang mas may influensya above anyone? Di ba si God? Kaya dapat kay God tayo kumapit doon sa totoong may influensya dahil nasa kanya yung power. Dahil pag wala yung power na to, yung na-accomplish mo sa trabaho, yung promotion mo, yung kagalingan mo, yung kayamanan mo, yung wealth mo, sa tingin mo ba, credit yan sa'yo? Hindi po. Ang credit po dapat kay God. Kasi sa kanya yung nagbigay, siya yung nag-enable ng in-enable niya yung power niya sa atin. Kaya natin nakakomplish ang mga bagay-bagay. Kaya doon lang tayo dapat kumapit. Sabi sa akin, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Dahil pag nagkulang si Lord ng pagbestow ng power sa atin, wala tayong magagawa. Kahit gaano ka matalino, kahit gaano ka kayaman. Pero pag hindi na binestow ni Lord, yung power niya sa'yo, so, pwede ba natin gawitin din? Let's talk about Santa. Mag-asip sa umaga, na-aaral
Napakaano na, parang napaka-puro na lang trabaho.
ako. Pero personally, nawawala na yung empathy natin na, ay, kumusta na kaya siya? Diba? So, kumustahin mo nga po yung kapatid mo. Hello, kumusta ka na? Kumusta ka na? Yan. And pwede mo siya kapitin. And yun, alam niyo po yung pakiramdam ng malaya. Meron pa kasi sa pagkakagaw na parang tayo, parang pakiramdam natin, lalo na pag may sakit tayo. Andun lang tayo sa bed, yung pagtipong wala tayong magawa, as iiyak na lang. Pero pag malaya ka, pag magaling ka kasi, ang sarap ng pakiramdam mo, nagagawa mo lahat. Amen! Alam niyo, sabi po ng Panginoon, sabi po siya ng Panginoon sa 2 Corinthians 3:17, "The Lord is the Spirit." Amen. Naniniwala po ba kayo? Hindi po natin kailangan ng anuman na imahe. Kasi ang Panginoon po natin is Spirit. Amen? Amen. And those who worship God must worship Him in spirit and in truth. Amen? Yes. At ang sabi nga ng Panginoon, now, the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So malaya po tayo. Pwede po tayo pumalakpak. Pwede po tayo sumaya. Pwede po tayo sumigaw. Amen? Baby.
Bye.
ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moses, Panginoon, Lord God. Lord, sino ka ba, Panginoon, makapapatay sa Panginoon, Lord God? Wala po, Panginoon, Lord God. Wala, Panginoon, Lord God. Salamat sa kapulihan mo, Panginoon, Lord God. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan mo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na tinagkalog mo sa amin at sa kagalingan, Panginoon, na meron kami, Panginoon. By your strike, we are healed, Panginoon, Lord God. Not only physically, Panginoon, Lord God, but emotionally, spiritually, mentally, Panginoon, and all aspects of our life, Panginoon, narin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon. Lahat ng pagpupuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo, Panginoon. Servants of the Lord na available na pumunta dito whenever I'm not around. At salamat dahil walang iba sa atin. Tayo lahat ay matatutuwa na magtipon-tipon maski di tayo magkakilala. So, every time nasabihin sa atin ni Ma'am Jen na Pastora Cecil or Pastor George is coming to minister to us, sabi ko, Lord, salamat na merong mga tao na may puso na makaka-join or kaya makakapag-minister sa mga pagdating ng araw, hindi ta masasanay tayo sa hindi kanya-kanya. Siya lang, sila lang, tayo lahat, magkakaisa tayo sa langit, hindi tayo, wala tayong, we are non-partisan, kumbaga. Iisa tayo sa Panginoon, yun ang ating laging iisipin. At tunay na napakabuti ng Panginoon dahil itong Sunday na to, hindi wala ako dahil last Sunday na naman. Pumunta kami, halos magkatasunod na pumunta kami sa bundok dahil may equipping na nangyayari doon. So I brought some with me na mga intercessors, mga nag-lecture doon na hindi naman lahat dapat ako dahil naniniwala ako talaga na hindi walang nagmo-monopolize ng mga system o kaya yung karunungan o kaya kaalaman, kundi lahat ng mga anak ng Panginoon ay magagawa sa ikabubuti ng kanyang iglesia. Amen. Amen. We are the people of God. So let's continue to encourage one another. Let's continue to move whatever happens. Ako'y natutuwa. Sabi ko kay Rose, malaya. Sabi ko, Rose, kanina, kaya kumakanta na kayo. Sabi ko, Rose, gusto ko itong kantang ito ang makakanta. Kaya lang, who am I to suggest a song? Pero tignan nyo, kinakalabit ko siya kanina. Amen. Praise God. Sabihin niyo natin, kalayaan ako sa Panginoon. Amen. Amen. If within, we have to understand that we have freedom because Jesus has already set the freedom in our hearts, in our minds, sa ating kalooban. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen. Kaya pag nabubuhay tayo araw-araw, huwag kayong parang yung sinakluban ng langit. Sabihin natin, pinalaya ako ng Panginoon. Huwag kayong mabuhay niya para kayong mas lugi pa sa luto. Sino ang tatay ng luto dito? tayo ay, we are more than blessed. Men, we have to believe na the Lord has favored us with so many things. So, kahapon na naman, natapilok na naman yung pa ako. Pero sabi ni Sir Jesse kanina, Pastora, are you in pain? No, walang pain. Wala akong nararamdamang pain.
na ano siya siguro kung bakit ganun pa ako maglakad. Sabi si Ma'am Janet, Pastora, ganyan niya pa rin. Oh, but I'm not in pain. Sabi naman ni friend, Pastora, na mga manlig ba? Hindi. Yung nerve lang siguro naligas na hindi mag-position yung paa ko dahil kahapon natapilok na naman ako sa kanal. Pero purihin ang Panginoon, malaya tayo magpuri. Malayang magpuri sa Panginoon, kaya yung kalayaan. Hindi lang tayo malaya na wala tayo sa kiitan, pero pinalaya na tayo ng Panginoon sa lahat ng negatibong bagay dahil siya ang may pangako na siya ang ating defender, siya ang ating restorer. Narinig ko ulit yung salita kanina, yung word na restorer, at yung kanta natin, yung deliverer. These are the three words, these are the three realities na ma-experience ng isang malaya na anak ng Panginoon. Sabi mo malaya ka kung hindi mo naman naramdaman na may nagdi-depend sa iyo kung mayroong nangangati sa iyo. Hindi mo naman nararamdaman kung may na-restore ka na sa mga bagay na nadapa ka. Okay? Hindi mo naman masabi mo malaya ka kung wala namang experience na ikaw ay deliver o kaya the word that I'm trying to put. Sa Tagalog, deliverer. Come on, help me. God is our deliverer. Yung bagay na mabigat na tinanggal na sa'yo, inalis na sa'yo. Yung Tagalog na yun. Okay. So, God is our defender. Oh, God, help me. Defender, our restorer, and deliverer. Okay. Let us read the Word of God. Yan ang tatlong bagay na nais kong i-share sa inyo. Kaya, sabi dito, O Lord, everybody, let's read. O Lord, how many are my foes, my enemies? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. Okay? Yan ang sabi ng iba. Minsan, nararamdaman natin yung may mga nangaapi o kaya may kumakalaban na hindi naman tayo lumalaban. Yung naramdaman mo, mayroong mga nagmamaritis sa'yo, na iwan ko ba, ano meron ka na kinainggitan ng iba. Naramdaman ko yan hindi dahil sa inyo. Sabi ko, bakit kaya hindi naman ako mayaman na kagaya nila? Bakit ako kinainggitan? Hindi naman ako marunong na kagaya nila. Simple lang akong tao. Bakit kaya ganito? You see? At kayo rin, aminin ninyo, meron din kayong mga ganyang experiences na maski walang dahilan, inaaway ka. Maski walang dahilan, inaapi ka. Okay? Bakit? Kasi merong kakaiba na nasa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, merong kakaiba na nasa iyo na hindi ay nawala sila. Oh, sino yon? Si Kristo. Amen. Si Kristo ang ating karunungan, ang ating kalakasan, siya ang ating nagdi-defend sa atin. He is our defender. Oh Lord, sabi ni David. Alam niyo ba si David? Nung sinulat niya to, kalaban, lumalaban sa kanya, anak niya mismo. Ang sakit. Anak niya mismo, si Absalom, gusto niyang patayin ang kanyang ama because that time, ang si Absalom, si David, King David, ay present na king, at nais niyang Absalom yung trono. Isipin mo kaya, sa halip na defender mo yung anak mo, siya ang kumakalaban sa'yo, with ini-influensyan pa niya yung iba. Hello? Mahirap ano? Ang hirap. Pero alam niyo ba,
si David, hindi niya kinakalaban ang anak niya. Meron siyang kakaibang passion doon sa anak niya. Meron siyang kakaibang, I wonder why my son turned this way. Dahil lang doon sa trono, ganon yung anak niya. Gusto niyang angkinin, gusto niyang kunin yung kaharian. But the kingship, the leadership, ay kay David binigay, hindi sa kanyang anak. Inaagaw lang niya yung hindi sa kanya. Kaya si David nakaranas, nakaramdam ng kakaibang sama ng loob doon sa ugali ng anak niya, doon sa pakay ng anak niya, sa lahat ng pinaplano niya kanya anak-anak niya. Pero hindi siya galit sa anak niya, naaawa nga siya eh. Si Absalom, hindi naman siya yung binigyan ng Panginoon ng leadership ng aagaw, ng aagaw lang. Kaya masama ang loob ng tatay. Hindi lang dahil siya ang ari, kundi anak siya ka. Anak niya yung nanggaganon sa kanya. Nararamdaman niyo ba na kung may kumalaban sa inyo, mayroong taong against sa inyo na hindi naman kayo malaban. Ginagawang personal yung mga bagay na yun. Masakit, hindi kayo kaloblaks, ano? Hindi kayo non-living thing na ganito na hindi ka makaramdam. Nakakaramdam ka. Pero isipin nyo na yung pwersang yun, hindi yung taong yun, kundi yung masama, kawawa nga siya eh, dahil kinakasangkapan siya ng isang masamang bagay. Pero hindi yung mga kaibigan nyo, pamilya nyo, hindi sila mismo ang kaaway natin mismo, ay ang si Satanas na nag-i-influence siya sa kanila, kaya kawawa sila. They have the freedom, they have the right to think, they have the right to desire what is good. Pero ginagawa pa rin nilang kasangkapan sila ng kaaway. Alam na nila yung bagay na nakakasakit, pero ginagawa pa rin nila. Di ba sila nakakaawa? You pray for them. Cry to the Lord. Somehow the Lord will listen to your prayer. And you will be like David. Oh Lord, hindi niya patayin mo ng aking anak. Hindi niya sinabing ganun. Patayin mo lahat ng aking kalaban, ipagpiganti mo ako. Hindi. O nag-pray siya, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying to me, God will not deliver him. Pero nice day David na ipakita na hindi siya galit sa tao, ulitin ko, hindi siya galit, kundi yung enemy ng Panginoon is yun din ang enemy niya. Kaya niniwala siya na kapag siya ay nag-pray, the Lord somehow will turn the heart of Absalom na irirespeto siya bilang someone in the leadership. Hindi naman sinabi ni David, Lord, gawin mo akong king. Hindi. Basahin ninyo, Lord, appoint me as the leader of this nation. Hindi. Ang hirap. But because, sabi niya, oh Lord, Panginoon, Panginoon, the highest in rank, the highest, dineclare niya yung lordship ng Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon. Kaya, maski ganun ginagawa na anak ko, magsasubmit pa rin ako. Kasi, dito sinabi niya, na God is his defender. Alam ni David, na defender niya ang Panginoon, maski how many foes rise up against me, you are my defender, O Lord. Church, dapat alam din natin na ang defender natin si Lord, hindi yung trabaho natin, hindi yung position natin. Your position cannot defend you. Only God can defend you. Yung mga pamilya mo, baka sinasabi mo, i-defend ako ng asawa mo, ay ng asawa ko. I-defend ako ng anak ko. Eh, anak nga niya eh, hindi niya ma-defend ang tatay niya eh. May mga bagay na hindi nila naiintindihan sa atin.
may mga bagay na gusto nating sabihin na hindi man natin masabi. Run to the Lord. Where does your help come from? Kung limitado ang taon, may minsan may masasabi ka, hindi ka masusuportahan ng asawa mo. Hindi ka masusuportahan ng kamag-anak mo. Hindi ka masusuportahan ng anak ng kapitbahay mo. Run to the Lord. Amen. You say amen. 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 Run to the Lord. Magsumbong ka sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang iyong sumbungan. Hindi siya marites. Magsumbong ka sa Diyos. Lahat under the sun. Sabihin mo sa Kanya, Lord, alam mo po kung sino ang kumakalaban sa akin, kung ilan sila. See? Hindi lang anak ang sinabi. Pati yung mga kakampi, yung kakampi ng alipores, yung alipores ng kaaway na nangkukontrol doon sa anak niya. Pero alam ni David na hindi yung anak niya ang kalaban niya, kinakasangkapan lang. Kaya sabi niya, many are my foes, Father God. Ay, O Lord, sabi niya gano'n. At you become my deliverer. Okay. So, nakikita natin na si David, kinilala niya ang Panginoong Diyos na deliverer niya. Okay. Sabi niya, basahin natin ulit, you are a shield, everybody. Go. You are a shield around me, O Lord. You are the lifter of my head, O Lord. Di ba minsan nahihirapan ka na pagdanong nakayo ka na lang nagiyak. But si David, sabi niya, hindi niya mag-figure out ang problema niya. You are the lifter of my head. Ikaw ang nag-aangat ng aking pagkunas yung mukha ko. Na minsan nahihirapan ka na, yuyuko ka na lang, iyak ka na lang. But you know what? Si David, tumingala siya. Sino sa atin ang nakayuko na lang na gano'n? Nagkawawa naman ako, kakaasyak mo. Iyak na lang ng iyak. Parang isang bata, parang si Drew, na kapag pagmaliit yung apoy niya, o kaya yung ano, kapag gano'n na lang siya nagsasalita, wala nang lupa. Why? Mas malaki naman yung prutas ni ate kaysa sa atin. Nanti ko kalaban pa niya. Hindi akin to. Ito pa, ibibigay ko pa sa'yo. Tapos, gaganon siya. Sa akin din ito? Oo! Bakit? Akala mo ba kukunin ko yan? Sabi na nanti niya. Sa'yo pa rin yan. Iyan, gusto ko pa. Ito pa, gusto mo pa. Sige, sa'yo pa. Hindi, sabi niya. Sa'yo pa rin ito. See? Yung comfort, nandoon, akala mo wala ka ng comfort. Sabi niya, you are a shield about me, you are the lifter of my head, kaya huwag kang yuyo ko. Dahil kung may problema ka, tumingin ka sa langit. Hindi, huwag kang titinig doon. Spiritually, tumingin ka sa Panginoon. Hindi yung, nakaganon ka na nga, nakaganon pa yung iba, yung isang paa mo, at nakaganon ka pa sa tuhod mo. Kawawa pa. Imagine yourself. But sometimes we are like that. Huwag kang gaganon. Ano mo yung faith mo. Tumingin ka sa Panginoon. Think of what the Lord can do. He is your defender. He is your restorer. Sabi ng Panginoon, tumingala ka sa akin, akong titignan mo. Hindi yung problema, hindi yung mga bagay na kabigatan mo. Ako ang may kayang magdala, mag-aangat sa'yo, at I will lift you up in times of trouble. Mga pangako mo, gabay ko at lakas. Tignan natin yung mga pangako ng Panginoon, and that will lift us up. Mag-encourage sa atin. You try to read your Bible. You try to read Psalms. Yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, you are the shield around me. Ano yung kalasag? Around me, yung kalasag. Anong gamit ng kalasag? To protect. Kaya nga nagkakalasag sila para maprotektahan sila. Ikaw ang kalasag sa aking paligid. Wow. If the Lord Almighty is your shield, what man can
do to you? Sinong lalaban sa'yo? Kaya, lift up your head. Ang Panginoon, i-restore ka niya. The Lord, lay at sabi niya doon, to the Lord I cry aloud, and He answers me from His holy hill. He answers me. May kasagutan ang Panginoon sa lahat ng ating daing. Do you have daing today? Do you have something that troubles you today? Imposibleng wala. Yung bandang siguro, siraulo lang ang wala. Kasi hindi niya naiisip. Sira nga yung isip niya eh. Pero hindi, sabi mo sa katabi mo, hindi ka siraulo, matino ka. Hindi ka siraulo, matino ka. Alam mo kung kanino ka lalapit. Amen. Ikaw yung sinasabi dito. Huwag mong itago yung problema mo. Ikaw ang sinatukoy dito. Sabihin mo na meron akong kalasag, meron akong protektor, ang aking Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ikaw man ay nakayuko sa iyong faith ngayon, kapasya at may wala akong apod. Yun pala, pati yung iba sa'yo. Minamagnify mo kasi yung problema mo. Look to the Lord, and the Lord will lift you up. You will be restored because our Lord is not only our defender, He is also our restorer. Amen! Amen. Hallelujah! Ni-restore ng Panginoon every day ang kanyang mga anak. Kaya nga si David hindi niya pinurse. Siya yung anak niya. Iniyakan pa nga niya eh. He cried, sabi niya, sa chief security niya, kung baha, mahanap mo siya, huwag mo siyang saktan. Dalhin mo siya sa akin na buhay. Yun ang sinabi niya sa kumakalaban na anak niya. Dalhin mo sa akin na buhay. Hindi niya sinabi, papatayin ko rin. Hindi, para maputiktahan niya yung anak niya at malayo sa kapahamakan. Ganoon kagaling ang pagmamahal ng anak ama. Ganun, kung ganoon ang ang pagmamahal ni David sa kanyang anak, how much more to the Lord? Puprotektahan niya tayo. He will defend us anuman ang bagay na ating mga tinatakbuhan o kaya yung the things that we are avoiding. Huwag kang matakot. I am your defender. The old God Almighty is our defender. Amen. Amen. Not only during times of trouble, every day, day in and day out, He is our defender. All stretch ang kanyang kamay. Eh, kayang-kaya mo naman. Kayang-kaya mo naman yan, Jeremy. Chicken pit lang yan. Hindi ganun ang Panginoon. Every time we cry out to the Lord, He will come and rescue. He will restore. He will not only, but He will restore. Para makuha mo ulit yung strength mo, Lord. Sorry, Panginoon. You are our restorer. Manumbalik yung lakas, yung sigla, yung katinoan ng isip mo, at saka na may dagdag pa. Sabi mo, I will not fear the tense. Sabi niya, I lie down and sleep. I awake again because the Lord sustains me. We have His grace. Every day we have His grace. Matutulog ako ng mahimbing. Naghihilig pa. Pero pagkising ko, may baba kong kalakasan. Hallelujah. Sino ang nagbigay ng kalakasan dahil nagtiwala ka sa Panginoon? You sleep with a peaceful mind. And the Lord, okay, tulog na anak. Kinilala mo yung ano ko, yung power ko sa buhay mo. Pagkising mo ng umaga, we can experience the peace of God, the new one of strength, yung faith natin, na palakas yung strength natin. Lahat na tatawag sa Panginoon, ibibigay niya. So, sabi niya, I will not fear the tens and thousands who come up against me.
dahil hindi binibilang ng Panginoon yung mga bagay na kukamakalawan sa iyo. Kundi ang kanya tinitignan yung faith mo na kumikilala sa power niya. He is able to deliver you. So God is God is our deliverer. Sa 6 na to, sa verse 6 na to, at alam niya na siya ang nagbibigay ng panibagong lakas. It's okay. Sabi niya, kaya pa tayong mahihiga, kaya pa tayong matutulog, pagising natin, Lord, alam po bukas, may bago akong kalakasan. And when you wake up in the morning, God will have done as well to give you peace, the peace that passes all understanding. And your faith is renewed. I will not fear. Sabi niya, ng Lord, ay matapos. Sagot kita. Sabi ni Lord, mag-enjoy ka lang sa ating presensya. Sagot kita. Amen? Okay. Next. Sabi dito, you don't have to fight. He will fight for you. Amen. David did not aim to fight. He wants to capture his son alive. Hello? Para turuan niya. Para anak, hindi naman tayo magkalaban. Tulungan tayo. Dito naman, hindi kayo magkakalaban dito. Mag-isa na kayong family sa Chongsan. Defend each other. Depend, love each other, pray for one another. Maski alam mo hindi ka pa nag-pray, kinakalaban ka na eh. Pero ipag-pray mo siya, that's how you overcome. Amen? You overcome. You overcome. Pag hindi ka mahal, mahalin mo pa rin. You pray for them. You try to do something na maintindihan nila yung system natin. Tayong mga Christian, we have a system that the Lord has given us. The system of advancement. The system of advantage because we are people of God. They cannot love you, but you can love them. Is that not a system of advantage for the people of God? Love them. Do not, the moment na galit ka, the moment na magmukmuk ka, the moment na nag-aalangan ka, talo ka na. Okay? Not only in the house, especially dito sa place of work, you have to understand that God is your restorer, your defender, restorer, and deliverer. Okay. From the Lord comes deliverance. May your blessings be on your people. Lord, may your blessings be on us. So, don't let the water stop. Kung gaano kalakas yung tubig kanina, mas palakas pa yung buhos ng pagmamahal at kapangyarihan ng Panginoon through you. Because you know that He is your defender, anuman ang mangyari, He is your deliverer, and He is your restorer. Church, taas natin ang ating mga kamay. Lord, I need you. Defend me. Come on, open your mouth. You cannot hide anything from the Lord. Lord, you know what I'm going through right now. You know that I needed your help. I may not be able to open it to anyone, but I know that you are able to defend me. You are my defender. And Lord, you are going to restore me. If my head is bowed down, ang nahihiya sa mga tao, hindi kami nahihiya, kundi sabihin namin, you are our restorer, you lift our, you are, sabi ni David, you, O Lord, are a shield about me. You are my rampart. You are the lifter of my head. I pray that you will lift up the head, the face,
of your people towards heaven and looks at you as our restorer. Restore, receive restoration from the Lord and receive deliverance from the Lord. Do not feel bad. Keep loving, keep moving, keep declaring the goodness of God, because He doesn't run after, and He does not run out of grace. He will sustain you. Father, you know their prayers. In the name of Jesus, we ask these things. Amen. Receive. Believe. Amen. May the Lord bless us. May the Lord bless us. Really, indeed. Did you declare the words? Pag hindi ninyo dineclare yun, ako na-miss ninyo yung chance to receive the blessing of the Lord. But this is our takeaway. Prefer to choose not the otherwise. Prefer to choose not the otherwise. Yung sinabi kanina ni Pastora na may choice kayo, this way or that way. And that is the freedom. Choose not to be a bondage of sin. Choose not to be a bondage of anything that controls us, but desire for the freedom. No matter what, I experienced it so personally. No matter what, do not curse. And tell your enemies, bring it on. Bring it on, my God is here. Love them despite all. Love them despite all. So let's all stand up. Hallelujah. And let's sing our final song. Yung may papatay.
Wala sa iyong